Good morning, mga kababayan. And today, let's talk about the film Martyr or Murderer. And before we begin, I look it up on Wikipedia and I found something very, very interesting. Basahin natin, mabilisan lang. Ang sabi sa Wikipedia, Martyr or Murderer is a 2023 Filipino family drama film of fictionalized account of the Marcoses family story before and after the People Power Revolution in 1986. So, na-curious ako at tiningnan ko sa Cambridge Dictionary ang meaning ng fictionalized at ito ang sabi. Fictionalized meaning based on a real event or character but with imaginary details and added or some facts change. So, iwan ko na lang muna sa inyo yung thoughts na yan and let's move forward sa ating video reaction and balikan natin yan mamaya. So, this is a spoiler-free video review reaction, mga kababayan. So, kung hindi nyo pa napapanood ang Martyr or Murderer, I am not going to spoil the movie to you. In this video, and I was about to do this earlier but I am having a splitting headache last night, so itinulog ko na muna. And okay, we can say that the film Martyr or Murderer, well, let's cut to the chase and say na yeah, it's another good film by Direk Daryl Yap and the Vivo Films. I can say that this is better than Made in Malacanang. Better because these types of movie is more on my genre. Made in Malacanang kasi mas marami yung eksena ng tatlong maid. Of course, as expected, sila yung bida ron. Ika nga. And don't get me wrong, I like their character. I like the actors who portray them. And it's nice to have a lighter approach sa mga ganitong mga political films. But I'm more on a documentary type of films, kaya para sa akin mas nagustuhan ko tong Martyr or Murderer. And I like it when I saw Mayor Mel Matay there. Well, I guess this is not a spoiler kasi pinakita naman siya sa trailer. So Mel Matay has been a mayor in Quezon City, my birthplace. He's been a mayor since 1992 to 2001 and he did a very, very good job. Well, in fact, my father has been involved in one of his campaigns here in Commonwealth for a time. And he's very, very humble, down-to-earth person. And yeah, it's nice to know more about him and his contribution sa history ng Pilipinas dito sa movie na ito. And malaki pala yung part niya at napakaganda ng portrayal sa kanya ni Marlon Manse, if I'm not mistaken. Check natin yung mga characters and actors dito sa Martyr or Murderer. And sabi rito, sila ay binubuo nila Mayor Isko Moreno as Ninoy Aquino, Christine Reyes as Aimee Marcos, Ella Cruz as Irene Marcos, Cesar Montano as Ferdinand Marcos, Rufa Gutierrez as Imelda Marcos, Diego Loizaga as Bongbong Marcos, Elizabeth Oropesa as Lucy, Beverly Salviejo as Bida, Frankie Razal as Claudia Bermudez, and yun nga si Marlon Manse as Mel Matay. And so yan. Kung mapapansin niyo no, nasa list ng cast si Lucy tsaka si Biday from Made in Malacañang. And I'm not going to talk more about them. Panoorin niyo na lang po yung movie. So, hindi naman siya siguro spoiler kasi nasa Google siya, makikita ninyo na may appearance yung dalawa. And may mga nagsasabi na ayaw nilang manood ng mga film na ganito, yung mga gawa ng politiko, funded by the politicians. And also may mga nagsasabi rin na iniiba ng movie na ito yung history ng Pilipinas. Ayun nga, nabasa natin sa Wikipedia kanina. No? But
for me, kung ako man ay dilawan, well, hindi porket nakadilawa ako, dilawan na ako, no? But if I am dilawan or Marcos loyalist bilang Filipino, ayan, oops, bumaligtad, I'm sorry. The blue should be on top. And bilang Filipino, I want to hear both sides. Kasi sinasabi ninyo, huwag niyong ibahin yung history. So ano ba yung history na sinasabi ninyo? Yung history na nasa libro? I mean, porque ba sinabi ng libro na to na ito yung tama, yun na lang isusubo natin sa ating sarili? Of course, maganda na meron tayong cross-references, and it's up to us kung ano yung paniniwalaan natin. I'm not saying, linawin ko lang, I'm not saying na mali yung sinasabi ng nababasa natin sa libro. Pero again, kaya nga may library, di ba? Para meron tayong option na magsaliksik, hindi lang isang libro ang ating pagbabatayan. At hindi natin ituturing ang iisang libro na ito as our reference. So I'm glad that we already have Google. So malawak na yung option natin para makapagsaliksik. I mean, sasabihin ng iba dyan na binabali ni Google or ng TikTok, ng YouTube, ng Facebook ang katotohanan. Pero at the end of the day, nasa inyo naman yun kung paniniwalaan nyo. Nobody is forcing you. But then again, maganda na sa kapanahunan natin ngayon ay marami na tayong option. And these films, yung Made in Malacanang at saka itong Martyr or Murder are one of those options na pwede nating makapulutan ng aral. So, ayun nyo ba yun? Nakakapagsaliksik na kayo, natututo na kayo, and na-entertain pa kayo. Although, I mean, hindi naman porket sinabi ni Derek Dyrelyak na totoo itong sinasabi nung pelikula niya. Hindi naman porket sinabi ni Derek Daryl na ito yung totoo, paniniwalaan na natin agad. Pero maganda na meron tayong option. I mean, pwede naman tayong magdiskusyon, mga kababayan, pero huwag na tayong mag-away dahil, huwag na natin pag-awayan yung mga manok natin. Well, to be honest, when I say this, kaya ako natitigilan kasi I'm talking also to myself. Kasi, alisin ko muna, natanggal yung pin. But you get the point. Let's stick to one color. Ang color ng ating watawat. Tabuin na natin yung ating mga political colors. Wala nang pink, wala nang dilaw, wala nang pula, asul. Isa na lang ang kulay natin, ang kulay ng ating bandilang Pilipinas. So let's proceed. Ayun, to be honest, I'm saying that na huwag tayong magkakapikunan dahil ako ay number one na pikun. So I'm saying that at the same time, I'm talking to myself, which is why I hate debate because I am so emotional. Pero hindi yun yung dapat. And yeah, huwag niyong isusugal ang buhay or credibility ninyo para lang sa mga politiko na yan na inyong sinusuportahan. Dahil at the end of the day, yung mga politiko na yan, pag nagkakaharap-harap na sila, magkakamayan yan, magbebeso-beso. Pero kayo ng kaibigan mo, na nakadebatehan mo, yung FB friend mo, ayan, nagsulian na kayo ng kandila, tapos na. Diba? Well, anyway, move forward tayo dun sa review. So, meron akong eksena ron na nakita, natatandaan ko yung sinabi dun ni Apo Marcos na hindi naman tanga ang mga Filipino. And we will talk about that later on. So yeah, let's continue talking about the movie now. And as a filmmaker wannabe,
Isa sa pinaka nagustuhan kong eksena sa movie ay yung drone shot. Grabe, ang galing nun. Yung drone shot dun sa fiesta sa Ilocos. Wow. Sobrang saludo ako dun sa driver ng drone camera. Yun yung part na napangangako at napaisip na CGI ba to? But I'm pretty much sure na practical effect yun, na actual drone camera yung ginamit nila ron. Correct me if I'm wrong, ha? So, bukod sa napakagaling nung paning nung driver nung drone camera sa fiesta celebration na yun sa Ilocos scene, nagpasikat pa yung loko, no? Pumasok pa siya dun sa tower ng simbahan. Tumagos siya dun sa kabilang bintana ng tower. And biruin mo yan. I mean, napakahirap na maneuver yun, to think of it. And I was thinking, CGI ba to? At ayun, hindi doon nagtatapos yung lahat, no? Nagpasikat pa talaga tong lintek na drone camera driver na to. Pumasok pa siya doon sa ilalim ng pagitan ng hita ng legs nung isa sa mga performer. Grabe, sobrang eye-catching na eksena na yon. And mapapaisip ka talaga, paano ginawa to? And these small things na minsan hindi natin napapansin ng mga audience, ang nagpapatunay na ang isang pelikula ay pinagbuhusan ng atensyon. May puso, ika nga. Hindi yung for the sake lang na makagawa ng movie at makapagpalabas ng political agenda. Well, speaking of which, babanggating ko saglit lang, mabilis lang, itong Katips. Remember Katips? So, gusto kong panoorin yung Katips dahil gusto kong suportahan ng pelikulang Filipino. And pangalawa, gusto kong tumingin sa kabilang anggulo. Kasi baka naman mamaya mali yung paniniwala ko. Or, ayun nga, tama sila. Unfortunately, pinapanood ko pala yung trailer ng Katips. Eh, ayoko na. So, I think I'm not going to waste money sa isang pelikula na ayoko. Tapos kung di pa ako nagkakamali, ang kasabayan pa ng Katips eh Marvel, Thor, Love and Thunder. So, yun pa yung kasabayan niya, no? Tsaka yung Made in Malacañang. So, I mean, well, kung nagustuhan ninyo ang Katips, good for you. But then again, it's not for me. The movie is not for me. Mapa ako man ay dilawan o mapa ako man ay loyalist. I'm not going to watch that film because it's not for me. I don't like it. Sa trailer pa lang. Not only that I'm going to waste my money, but I will waste my time. Sayang naman yung kulang-kulang 2 hours na mawawala sa akin sa panonood ng pelikula na hindi ko naman gusto. Ayun. Well, let's go back to Martyr and Murder movie. Another thing na nagustuhan ko sa film ay yung script. I mean, yung mga dialogue. Grabe, ang galing ng pagkakasulat, lalong-lalo na yung dialogue between Apo Marcos and Irene sa wedding scene. Tama si Irene. Yung dialogue nilang magtatay dun sa wedding scene. Ang galing ng script ni Direk Darrell. And if you will not consider this movie as a political film, napakaganda niyang pelikulang Pinoy. So, as I was researching nga, yun nabanggit ko nga, bago ko umpisan tong review na to, bago ko umpisan actually panoorin yung film, I researched Martyr and Murder sa Wikipedia. Basahin natin ulit kung ano yung ating nabasa. Kung ano yung nakasulat dito sa Wikipedia. Ang sabi rito, Martyr or Murderer is a 2023 Filipino family drama film of fictionalized account of the Marcoses family story before and after the People Power Revolution in 1986. So, yun. Hinanap ko sa Cambridge Dictionary ang meaning ng fictionalized. And lo and behold, binasa na natin kanina. Ang sabi sa Cambridge, fictionalized means based on a real event or character, but with imaginary details added or some facts change. So yan, iwan ko na lang sa inyo, mga kababayan. I will speak
no further. Well then, but yeah, I don't know about you, pero may isang natatandaan akong interview kay Mayor Isko Moreno na sinabi niya na bago niya tanggapin yung script, inaral niya muna at inusisa si Direk Daryl kung totoo ba na nangyari to, totoo ba na nangyari yon. Like yung eksena sa New York. And ayun, may mga documents na ipinakita si Direk Daryl. Meron siya mga documents na pinangahawakan. And in fact, pinapakita rin sa movie yung source ng mga kaganapan, yung mga accounts, yung mga news reports, mga articles. Ayan, makikita nyo sa movie, hina-highlight yun doon. And to continue with the review, isa sa mga quote that they play with, ito nga yung binanggit ko kanina. This quote, they played with it during the banter between itong magtatay, si Apo Marcos and si Miss Amy. Sobrang creative on how they use the quote na yung sentence na gabuhok lang ang pagitan ng katangahan sa kabaitan. Ang galing na palitan ng discussion ni Apo Marcos at ni Miss Amy. And I really, really like that part. And meron pang isa na nakaka-intrigang eksena. Yung blind items ni Yaya Lucy. So, abangan nyo yung part na yon at mapapaisip kayo. I just wish na totoo na para siyang NBI no, sa actual na buhay. Pero hindi, I think it was just added to make the situation lighter. Kasi sobrang controversial na eksena na yon. Maraming mapapataas ang kilay dun sa eksena na yon, yung blind item, I'm sure. Pero, yun nga, pag napanood mo yung eksena na yun, mapapatanong ka talaga. Napakatagal na kasi na namatay si Senator Ninoy Aquino. And up until now, hindi pa rin nasosolve ang case niya. It's already 2023 and it seems like they are happy. They are happy enough and contented enough na sige, si Marcos na lang ang nagpapatay sa kanya. Huwag na nating uriratin. So, they just stop from there. Grade 3 ako nung pinatay si Ninoy. Ngayon, mayroon akong anak na nagtatrabaho. And still, the case is, it's still not closed. And it's already 2023. If you will look the incident up in Wikipedia. Basahin natin yan. Tingnan natin. Ni-research ko rin to sa Wikipedia yung pagkamatay ni Ninoy. Ang sabi rito, although many, including the Aquino family, maintained the Marcos ordered Aquino's assassination, this was never definitely proven. So yeah, it's already 2023 and the case is still open. So moving forward, isa sa mga tearjerker na eksena na talaga namang mapapaiyak ka talaga dun sa movie ay yung eksena sa Morocco and Hawaii, none other than the death of Apo Marcos. So tutulo talaga yung sipon niyo sa scene na yon. Not only dahil sa masakit yung pangyayari, dahil, I mean, namatay si Apo Marcos at hindi pinayagan na may uwi yung labi niya sa Pilipinas, but also ang galing ng portrayal ni Mr. Cesar Montano at ni Miss Christine Reyes. Yeah, ang galing ng pagkakadirect ni Direk Daryl. Lalo na yung ghost scene sa Morocco. Hindi ko i-spoil sa inyo yung eksena na yon. Abangan nyo yung part na yon, mga kababayan. Hindi siya nakakatakot, nakakaiyak siya. So, okay. Lastly, eto nitpicking na lang ha. Kasi pinipilit ko maghanap ng negative sa film na ito. To be fair sa ating video review and reaction. So, merong isang eksena na
pinaka hindi ko nagustuhan. Well, I'm not a fan of poop joke. So, ayun. I mean, yung eksena na yun, pwede yung i-cut sa film at hindi maapektuhan yung pelikula. Pero, yeah, it was there to lighten up the movie. And nakita ko naman na yung mga audience natatawa, so okay lang. And I know naman na alam ni Direk Daryl ang kanyang ginagawa. But that poop joke scene took me away from the movie experience for a while. It's not for me. I don't find it funny, but the people around me are laughing, so good for them. And lastly, isa sa mga negative, nitpicking lang to ha. Wala akong maisip na negative pa dun sa movie. And yun, yung tugtog sa fiesta sa Ilocos Norte, Nosy Balasi, na tinutugtog ng band. Well, I know they did that to tie into the part 1 of the movie, Made in Malacañang. But if I'm not mistaken, I think Nosy Balasi, correct me if I'm wrong ha, Nosy Balasi was released in 2010. Pero yung eksena na yon is flashback ni Miss Aimee. So they could have used another song, but yeah, I trust Direk Daryl's choice. He knows what he's doing. And I think, yeah, it was there para i-connect yung film sa Made in Malacañang to remind us of that hit song message. So, ayun lang po mga kababayan. I hope you enjoy my quick review video reaction sa Martyr or Murderer movie. And yeah, panoorin at suportahan natin ang lahat ng pelikulang Filipino. And also, please support this channel po by hitting that like and subscribe button. At mag-comment na rin kayo ng inyong opinion sa comment section down below. Iwasan na natin mag-away. Iwasan na natin mag-away-away. Nakaka-stress na ang mundo. Huwag na tayong dumagdag. Yun lang po. Thank you very much for watching and God bless. Bye-bye.